Good morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marl Bev. This is Marl Bev. This is Marl Bev. And welcome to my channel. Hey pool friends, good morning. Welcome to another edition of my video. And for today's video, we are gonna be talking about a very special tool sa ating cue case. Ito ay ang scuffer. So marami sa atin na may scuffer sa cue case, pero hindi natin alam kung ang purpose nito, ano ba ang purpose nito, at ano ang purpose ng nito. Okay, so some claims that this is also a shaper, okay? But actually, this is a small pins na pang tik-tik or pang tap doon sa tip. Kung flat na yung tip mo, hindi na kumakapit yung pectus mo doon sa cue ball. Ito. So, mild lang to. So, iba kasi sinabi, ito daw ay shaper. But when you actually try to shape, use this as a shaper, yung tip mo ay mawawasak. It's going to be a nightmare. Wasak ang tip mo. Kawawa. So actually, this is the shaper. This is the shaper. This is also the scuffer. So I'm going to show you later kung paano ito ginagamit. And at the same time, if this doesn't work at hindi pa rin kumakapit ang chalk sa yung tip, ito mas malalim ang needle. This will give a deeper puncture. This will give a deeper puncture doon sa yung tip. Pero merong style o may technique para hindi masira ang iyong tip. Ngayon, I'm going to show kung paano gamitin ng scuffer ang tip shaper at yung tip pin. Okay? So, gagamitin ko to dito sa aking shaft, sa Predator shaft. So, sakto, bagong install itong aking tip. So, FYI, itong tip na to ay yung Q-Sole tip. Q-Sole. So, I'm trying some alternative Q-tips na pupwede. This is a Q-Sole medium tip. Kasi medyo may kamahalan yung mga branded. I've tried Kamoy, I've tried Predator Victory, I've tried Muri, yun yung mga mahal. So, medyo nag-tone down ako into Thoroughbred. Okay, yun yung kinabit ko doon sa aking sa aking carbon fiber ito. Ito, Thoroughbred to. So, you may want to check or try yung Thoroughbred. This is roughly about 500 pesos only to 600 pesos. Yan, okay naman ang performance nitong Thoroughbred, although hindi ko pa siya na-feature sa video. And then, itong Q-Sole, medyo interesting to kasi tinignan ko yung review sa YouTube, okay naman ang performance. So, medyo kaka-install lang kasi kaya hindi ko siya ginamit kahapon sa laban, sa tournament. So, ginagamay ko pa kasi iba yung patama niya at medyo makapal pa kasi siya, so kinakailangan siya mag-flatten ng konti. So, thank you Sir Nimrod. This is courtesy of Sir Nimrod, siya yung nagkabit ng tip na to. Okay, so try natin ang tip shaper. Scuffer. Ito yung scuffer niya. Yan. Kung makikita mo, medyo dime shape siya sa loob. It has a sun-like paper surface in it. Ayan. This will serve as a pluffer. So,
This will fluff the leather, okay, from your Q-tip. Yan. So scuff, 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 scuff. Yan, para magkaroon ng roughness yung iyong tip. Bakit kinakailangan rough? Kasi usually, ang tip kasi, pag binili mo, flat na flat yan. So, hindi mo po pwedeng gamitin yan. And at the same time, very smooth. Makikita nyo pa dyan yung ano, diba? Yung logo, yung emblem ng brand. Yan, yan yung scuff. Para magkaroon siya ng roughness. Okay? Now, kaya siya dime shape. Kailangan kasi dime shape yung tip. That's the advisable shape. Kasi para pag magpailalim ka, nagpatama ka sa ilalim o nagpaibabaw ka, hindi siya mag miscue o hindi siya tatalpyok. Ang tawag sa Tagalog doon ay tatalpyok. Kinakailangan yung dulo ay curve para kakapit pa rin yung pectus mo, yung patama mo sa ilalim o patama sa ibabaw. So, to do this, gently press at paikot-ikot-ikot ng konti para magkaroon ng perfect dime shape ang iyong tip. Yan. So, hindi ko siya tatapusin. I'm just showing this for the purpose of this video. Pero actually, almost, ano na siya, oh? Almost dime shape na siya. Yan. Now, kung ang iyong tip ay medyo madulas na, hindi na kumakapit yung chok, pwede mong gamitin tong medyo mababaw na pin. Ito siya. Yan. Do not take the advice of others na ito ay shaper. This will cause nightmare to your tip. Lalo na kung mahal ang tip mo, magsisisi ka. So, pwede tong topper. Yan. Pwede mo i-tap, tap, tap. Slowly. Yan. Then you try it in the pool table. Kapag hindi pa siya masyado makapit, that's the time you're going to use the larger pins. Yan. Pero there are two styles. The first style is don't put the needle at the end for it will ruin your tip. Dito lang. One. Gently, paikot. Put a little pressure para kumapit siya, para mag-dig in yung, yun. So, I can see some dotted, ito yun, oh, makikita niya may mga dotted, ano na siya, caused by the pins, by the needles. Gently, yan. Mararamdaman mo sa surface, madami nakaangat na siya. So, doon kakapit yung chok, para pag nagpatama ka, kapit na kapit yung pectus. Yung epekto nito also varies kung anong klaseng tip ang ikinabit nyo. Like kung soft ba yan, mararamdaman nyo yung softness, yung kabit, yung kapit ng needle. At kung ito ay hard, medyo, syempre, matigas. For in my case, this is a medium tip Q-sole. Okay, so yan. Ready to rock and roll na yung tip. Pwede na subukan. Ayan. So, ganun lang po ka simple gamitin ito, itong scuffer na to. This is a very essential tool na dapat meron kayo sa inyong Q-case. Okay, so meron pa ako isang bonus tool na nabili ko sa online. This is also a tip shaper. Although, pag hindi kayo sanay, don't use this. Why? This can also damage your ferrule. Okay, ito kasi hindi ko nagagamit kasi, kita nyo, masyadong maliit yung nabili ko. So, it will not, doesn't enter. So, ang napapakinabangan ko dito is this. Okay, this is a, it's like a 400 grit sandpaper. So, pwedeng pang ganun-ganun. You will roll your shaft like this slowly habang kinikis-kis na siya pa ganun. Just be careful kasi kuminsan mapapalakas yung ganun mo. Pag tiningnan mo, uneven yung
A bit mas malalim dito, mas mababaw dito. Hanggang habol ka ng habol hanggang maputpud na yung tip mo. Okay? So slowly lang, slowly, very gently and very soft lang. Okay, guys. Okay, guys, I hope you find this video helpful and educating. So just hit me in the comment below if you want to say something or comment on something. And please don't forget to subscribe and like this video kung nakatulong sa inyo. So see you next time, and more power to all of us.